Hello everyone, this is your prof next door, Sir Joseph. I hope this video finds you all in good health and I hope you're all doing well. So we are almost at the tail end of the discussion series for Giuseppe Laurel. So now we will proceed with our next discussion, which is about the moral code and the philosophy of Dr. Jose Laurel. As we all know, Jose Laurel lived a full life and he had done a lot of things and contributed in our nation and state building. So for, as I have said, for our discussion, we will focus on the moral and the philosophical code of Dr. Jose Laurel. So let us now start with Jose Laurel's political philosophy. So one of the things that the former president introduced to the Filipino people is what we call as Filipinism. So now, let us discuss ano nga ba ang Filipinism. So, according to Dr. Laurel, Filipinism is the assertion of one's national birthright with patriotism defined as love of country as a primary element. So what do we mean with that? Filipinism has something to do with love for our country, love for the Philippines. Kailangan nating mahalin, kailangan nating bigyan ng pag-ibig ang ating bansa. Titingnan natin, the supreme ideal is to have one flag, one heart, one soul, and one language. So, sabihin, napaka-importante nung pagmamahal sa bansa, napaka-importante nito sa kung nais nating dalhin yung ating bansa sa greater heights of progression, greater heights of development. So now, how would we be able to make sure that Filipinism would prosper? Unang-una, we need to improve on our civic duty and social responsibility. Kailangan ang mga Pilipino daw, mahalin natin ang katarungan, mahalin natin ang pagiging mahusay, ang kahusayan. So, kung titingnan natin, paano ba makakamit ng Pilipino yung mga pagbabago na gusto niya? Sabi ni Jose Laurel, unang-una, kailangan, we are worthy of the change. We deserve, we should deserve the change that we want. Diba? So, paano natin magiging deserve yung change or yung reforms na gusto natin? We need to love justice and greatness. We need to love our country. Kasi kung wala tayong pumamahal sa bayan, hindi natin makukuha yung pagbabago na ninanais natin. So I hope you are able to understand kung ano yung pinupunto ang sinasabi ni Jose Laurel dito. Pinupunto lang niya rito, kung gusto niyo umunlad, kung gusto niyo ng improvement sa ating bansa, we need to love our country. So, doon pupunta yung tinatawag natin na Filipinism. So, ngayon, isa pa sa mga nationalistic thoughts ni Sir Laurel has something to do with Filipinism is of course yung pagkakaroon ng paglalagay sa ating bansa sa ibabaw ng ating priority. So, kutinan natin dito, isa sa laging sinasabi ni Dr. Jose Laurel, yung pagkakaroon ng mahusay na bansa, it starts with good leadership. And of course, good leadership requires morality. And the basis of morality is righteousness. So, sinasabi rito ni Dr. Jose Laurel, righteousness means devotion to truth and justice. Kailangan nandun tayo nakapanig sa katotohanan, nakapanig tayo sa justisya, nakapanig din tayo sa katapangan, sa pagkilos at sa paggawa. So it's very important for us to understand that nationalism and truth and justice would mean nothing without action. So very important yan. So isa pa sinasabi rito ni Dr. Jose Laurel, paano natin makakamit yung Filipinism na to? Paano natin makakamit itong mga nationalistic to sa gustong mangyari ni Dr. Laurel? So, yun nga, gaya na nasabi kanina,
kailangan natin mahalin yung ating bansa, mahalin natin yung ating kultura, mahalin natin yung ating kapwa. It starts with loving our neighbor. It starts with loving our friends, our fellow Filipinos. Kailangan natin magpakita ng pagmamahal. So, ngayon, dito rin papasok yung napakahalagang role ng mga kabataan sa nation building at sa pagbuo ng Filipinism. Bakit? Diba nga sabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At kung titignan natin, mas maraming kabataan ang mas nakaka-realize kung ano ba ang nagiging problema ng bayan. Kaya makikita natin, magandang simula sa panahon na to na maraming mga Pilipino na mga kabataan ang mas nagiging vocal pagdating sa mga issues ng ating lipunan, sa issues ng ating gobyerno. So, magandang bagay yan. Kaya titignan natin, the courage of the Filipino youth will be our fuel patungo sa gusto nating kapuntahan na development. Kasi kung hindi natin itatap ang kabataan, hindi natin gagamitin ang kapangyarihan ng kabataan, yung kanilang energy, papunta sa mabuti, masasayang lang yung kanilang youthfulness. So, dapat napakinabangan ang ating kabataan patungo sa kung ano man ang kabutihan na gusto nating madala ang ating bansa. So, ngayon, importante na ang Filipino youth has something, has to voice out their public opinion. Diba? Kaya ngayon, makikita ninyo, maraming mga nagsasalita, maraming mga nagbo-voice out ng kanilang concerns sa ating government, sa ating society, which is, I think, is a very good thing. It shows that the Filipino youth is rising, the importance of the Filipino youth is being realized. So, napaka-importante nun. So, ngayon ito, pagdating sa pagpapatakbo ng gobyerno, sinasabi ni Dr. Jose Laurel na kailangan ang ating gobyerno ay nakabatay sa morality, nakabatay sa kung ano ang righteous. Because of course, without righteousness and without following the morality, without justice, without obedience to the law, ano mangyari? Ang ating gobyerno mapupuno ng banditry, ng pagiging tulisan, ng pagnanakaw, ng gangsterism. And of course, syempre, magkakagulo tayo. Wala tayong patutunguhan. So, very important na ang ating government, ang ating leaders is following the following morality, and of course, they are giving value sa righteousness. So ngayon, how would we be able to give value sa mga yan as a government servant, as a public servant? We need to uphold the law. Napaka-importante ng pagpapatupad ng batas. Dahil of course, syempre, ang batas, it serves justice, it serves equality, it serves equity for everyone. Because of course, yung batas, ginawa yan para i-uphold ang righteousness sa ating mga tao. So, ngayon, sa pagpapatuloy, ang gusto ring ibahagi ni Dr. Laurel dito na qualifications ng isang magandang gobyerno, of course, syempre, kailangan merong honesty and of course, merong mahusay na pamamalakad. Kaya, kung titignan natin, napakahalaga na ang mga Pilipinos, mahalin natin ang kalayaan. Bigyan natin ng appreciation ang kalayaan. Kasi kung titignan ninyo, ang sinasabi dito ni Dr. Laurel, napakahalaga ng kalayaan. Kasi ito, a nation fights for independence and tries to achieve the maximum of safety, not only because it is God-given right to be independent and free from molestation, but because without freedom and security, it does not have full opportunity to work out its own destiny, nor will it have fair and ample opportunities to develop its own resources for its own benefit and the capabilities of its citizen for their happiness and success. So, ano sabihin nito? Ang isang bansang hindi malaya, hindi natin marireach yung ating full potential, hindi natin makakamit yung ating gustong pag-unlad. Bakit? Kasi lagi tayong didiktahan, lagi tayong sasabihan ng mga foreign masters or kung sino man yung mga kumukontrol sa bansa natin ng dapat gawin na nakabatay sa interest nila. So dapat, ang isang bansa na gustong umunlad, ang isang bansa na gustong malayo ang marating, kailangan
maliit lang ang impluwensya ng mga tagalabas. Maliit lang ang control ng mga foreigners. So kasi nasabi dito ni Dr. Laurel na hindi naman dapat natin tanggihan, tutulan yung mga foreign influence. Pero ang sinasabi lang ni Dr. Laurel dito, piliin natin yung mga ganda na influence nila sa atin. Pero overall, dapat tayo ang magkaroon ng initiative na ma-reach natin yung ating full potential without the help of other countries. Without the control of other countries. Diba? So, hindi naman kasi nasabi dito ni Dr. Laurel, maging anti-foreigner tayo. Sinasabi lang dito ni Dr. Laurel, huwag tayong maging pro-Americans, huwag tayong pumanig sa isang political party sa isang bansa. Saan tayo dapat pumanig? We should side with the Philippines. We should always side with the best interest of the Filipinos. I hope naintindihan niya sinasabi ko. So, ngayon, napaka-importante ng leadership. Not only sa isang organization, but of course, kasama na rin yung ating government. Bakit? Kasi kung titignan nyo rito, ano ba ang role ng government sa atin? The government is duty-bound to safeguard the health and safetiness of the people, the security of the people, to render justice to all, to provide adequate defense and security, extend equal opportunities for advancement of all who are under its jurisdiction, to promote international cooperation and encourage universal education. So, it's very, very critical ang role ng government. So, ano ba sabihin yan? Our leaders should always think about the welfare of the Filipino people. Hindi sila nilalagay sa pwesto na yan para pagsilbihan yung kanilang sarili. But we are, as a government leader, their main purpose is to serve the Filipino people, not to serve themselves. So ngayon, anong kailangan nating gawin as Filipino people? We should be wise in electing our leaders. Kaya di ba, babalikan natin yung unang sinabi ko, how would we get the reforms that we want? How would we deserve the reforms that we want? Of course, we need to change ourselves. We need to change our mindset. We need to change the way we choose our leaders. Not based on popularity, not based on sa sino ang sikat, sino ang mainit, sino mas pinag-uusapan. But of course, it should be based if that person emanates yung tinatawag natin na love for country. They show, they can show, or through their actions, makikita natin yung kanilang pagmamahal sa bansa, yung kanilang mga ginagawa. So, dapat tayo mga Pilipino, if we want to have a good leader, if we want to have a good country, of course, we should change our mindset. Because of course, we deserve the government that we elect. Lagi ko sinasabi yan. Parehas kami ng sinasabi ni Dr. Laurel na we deserve change. So, if we want to deserve the reforms that we get, of course, dapat worthy tayo dun sa change na gusto natin makuha. Diba? Kaya lagi ko sinasabi, we deserve the government that we elect. Kung ilalagay nating leader sa pwesto is yung mga self-serving lang, so yung mga nandyan lang to plunder the resources of our country, napakayaman sana ng ating bansa, but if you continuously putting leaders na incapable, incompetent, walang mangyayari sa atin dyan. Kaya we deserve the government that we elect. So kung maglalagay tayo ng mga leaders na hindi marunong, incompetent, sabihin lang nun, it reflects on how worthy yung mga Filipino people dun sa pagbabago na gusto nila. But if we will change our mindset, if we will change the way we look at leadership, if we will look at morality and righteousness, and of course yung love for justice na tinatawag, love for country na yan, I'm sure the government that we will elect, the leaders that we will put in the government will surely lead us to the change that we are worthy of. Diba? So I hope you are understanding what I'm saying. So, napakahalaga ng moral code, napakahalaga ng mga sinasabi na philosophy ni Dr. Laurel dito.
na ang pagmamahal sa bansa kailangan nating magawa without without prejudice sa kapwa, yung mga ganyan. So dapat may pagmamahal, righteousness for justice. So marami pang iba. So kung makikita natin, very important yung thoughts and ideas about nationalism, about politics, about governance ni Dr. Laurel. So napakahalaga ng mga tinuturo niya, and I hope na makuha natin yan. I hope that someday yung mga nakikinig sa atin ngayon, magkaroon tayo ng future leaders dyan na maintindihan yung importance ng sinasabi ni Dr. Laurel about governance, about morality, about righteousness, about love for justice. And I do hope that someday the Filipinos will be worthy dun sa change na gusto nila makuha. So with that, thank you very much for listening. I hope that you're able to understand the political thoughts and the moral code of Dr. Jose Laurel. And I hope na magbasa pa kayo tungkol sa kanya, because his life is very interesting. His thoughts, his ideas, very interesting. So, I hope na pagpatuloy nyo pa yung panonood, yung pagbabasa ng mga historical videos about sa kanya and about sa iba't ibang mga noteworthy historical personalities namin. So, once again, thank you very much. This is your professor next door, Sir Joseph. So, take care of yourselves and take care of each other. Have a pleasant day.